Ano nangyari sa inyo? Parang mga donya. Exactly, no? Mga donya na talaga kami. Dahil paglabas natin ang pintong yan, mayaman na mayaman na tayo. Ayan ang panghinihintay natin. Dikunyan na natin ang pera! Ano? Bakit hindi nagsasara ng pinto? Ma'am, tapos na bang office hour? Ano? Kaya ako pumayag na babalik tayo dito para kunin yung album. At yun lang ang dahilan, ha? Ay, nagtataka. Ba't nga ba pinag-interesan ng mga tiyo niyo yung album? Masasalat ko na rin ang limpak-limpak na salapi. Norbert, may nararamdaman ako, may parating. Ah! Sa ganda ko ito, kakatakutan niyo? Ano na namang meron? Wala ka bang kasama? May nararamdaman kasi ako eh. Si Bantay. Talagang pahay nilang photo album na yan. Yan sila nagtagumpay. Bukas, magigising sila na wala na sa kanila yan. Magtataka sila ng gusto. At lalo silang magagalit. Kaya dapat, lalo din tayo mag-ingat sa kanila. At saka magtago. Pero, saan tayo pupunta ngayon? Kung babalik naman tayo kay na Kuya Norbert, masusundan pa rin nila tayo doon, di ba? Bihira naman kayo. Tatanong niyo pa ba yan? Siyempre, sa bahay namin. Ano naman, pababayaan ko ba naman kayo? Lalo na't ngayon, ang dami niyo nang dinana sa loob at labas ng sarili niyong pamamahay. Buti na talaga nakita ko si Junix. Sinabi niya sa akin, nandun nga kayo sa loob ng bahay niyo. Talaga, Kuya Franky, patutuloy mo kami sa inyo? Oo naman. Bakit hindi? Alam niyo, dahil niyo pa sinasabi. Tara na sa bahay. Sigurado, gutom na kayo. Tara. Sana nga. Ilayo niyo siya sa akin! Joanna, hindi ako alis. Kailangan ko tulong mo. Sino ba tinutukoy mo? Si Bantay? Hindi nga si Bantay. Titigan niyo kasi mabuti. Ano ka ba, Joanna? Si Bantay lang siya. Hindi nga! Joanna, pakinggan mo ako. Gusto ko malaman mo, si Bantay at ako ay iisa. Mabuti pa, ilabas mo muna si Bantay. Kain. Tapos sa kwarto ko na kayo matulog, ha. Ingat lang kayo kasi baka magising si Inay. Habang diskusyon lang pa yun, eh. Bukas na natin sabihin sa kanya pagising, eh. Okay? Sige, nakain lang na kain dyan. May iwan ko muna kayo, ha. Bakit? Wala lang, ate. Ngayon lang kasi tayo ulit nakakain ng maayos. Magkakasama. Naalala ko lang, sama-sama pa tayo ng nanay at ate na kumakain. Kunyari na lang, nasa bahay tayo ngayon. Masarap na kumakain. Sama sila. Boss, isipin natin na lututo ni Nanay. Ito masarap? Tapos, kunyari, kakalating na ni Tatay galing sa trabaho. At masaya tayong kumakain. Hindi ka din dalabi na antok? Ako rin eh. Iniisip mo ba yung iniisip ko? Uuwi na ba tayo, Kuya? Depende. Tayo uwi, Lenlen. Halika na! Pahingan naman pera dyan. Eh, wala akong pera eh. Eh, ito lang oh. Bakit? Anong bakit eh? Pang susugal mo lang, ipambili ko to ng pagkain ng mga anak ko eh.
Inuuwian ka pa ba naman ngayon? Darating pa ba sila rito? Ha? Paano sila uwi dito? Eh, pati sila sinasaktan mo. Ato, nag-aalala na ako sa mga banta. Umuti na mga mata ko kahihintay sa kanila. Hindi na nga ako makatulog kasi iniisip ko hindi na uwi yung mga yon. At mas mabuti pa ngayon ganito eh. Dahil wala naman silang pakinabang. Hayop ka talaga, no, ha? Ikaw ang walang pakinabang eh. Mabuti pa nga si Artie, kahit pa paano tinutulungan ako. Eh sa'yo, wala naman ako napapalaa. Eh di magsama kayo ng mga anak mo. Akala mo kung sino ka. Kayang-kaya kitang palitan. Patawad niyo pa ako. Yes! Ay! Yes! Ano ba yan? Hindi ka ba matutulog hanggang Lunes? Eh bakit ba? Kunikwenta ko na kasi sa isip ko kung magkano yung pera makukuha natin. Tapos iniisip ko na rin kung ano yung mga gusto kong bilhin. Eh basta! Basta ang hatihan natin, pantay-pantay, ha? Hatihan ka, magkapatid. Oo naman, no. Kaso, yung hati mo, sigurado ko, lulustayin mo lang yon. Ang ending niyan, hingi ka sa akin. Hindi kita bibigyan, no? Manigas ka. Daon ka talaga? Padaw ka! Uy, asa na ba kasi yung album? Akin na dali. Gusto ko lang titingan yung ticket. Akin na dali. Teka, nandito na kanina yan, ha? Ano? Eh, nasa na? Kinuha mo. Kapal mo? Wala sa akin! Nasa na? Ilapas mo nga! Bakit tinago mo? Wala nga sa akin! Nasa na kasi? Ha? Hindi pwede mawala! Ano ka ba? Nandito na kanina eh! Anong nandito na kanina? Nasa na nga? Hawak-hawak ko nga yun! Iyakap-iyakap ko! Eh, saan na napunta yun? Uy! Nasa na yun? Hanapin mo! Dali! Ito na nga! Naghahanap na! Bakit mawawala? Ano? Nawawala yung album! Ano? Andiyan pa ba? Wala na. Sinabi ko naman kasi si Bantay lang yun eh. Hindi nga kasi si Bantay yun. Kaluluwa nga ng lalaki, ayaw niyo lang maniwala sa akin eh. Baka may kasama si Bantay. Wait. Sabi mo may kaluluwang gustong kumausap sa'yo? O edi kausapin natin. Paano? Sigurado ka ba sa gagawin natin, Mingming? Ito lang ang paraan para malaman natin kung totoo nga yung kaluluwang sinasabi mo. Tsaka para malaman natin kung ano yung pakay niya. Ano? Game na? Joanna. Sige na. Kung sino ka man, nandito ka ba? Pagkakataon ko na to. Bakit ka nandito? Ang hirap naman nun. Ang hirap mo na tanong mo eh. Ibayin mo na lang. Tanongin mo kung sino siya. What's your name? Umalis ka na! Umalis!
Alis ka na. Hindi ko na kaya. Hindi ako aalis dito. Hanapin mo mga anak ko. Sabihin mo na andito ako. Hanapin mo si Emily. Joanna, tulungan mo ako. Ayoko na. Oh, bakit bukas nung pinto? Umalis ba kayo? Sinubukan lang namin umuwi kanina. Hindi na naman kayo nakaka-umis ng bahay niyo. Ng pamilya. Eh, bakit kayo bumalik? Wala naman pala kami mauuwihan. Hindi talaga kami mahal ni nanay. Pinagtanggol niyo kami sa lahat ng gustong umampi sa amin. Kaya simula ngayon, kayo na ang pamilya namin. At kami na rin ang pamilya niyo. Sa inyo. Parang magdamag kayo, hindi nakatulog. Oo. Paano ba kayo makakatulog sa lagay nito sa Joanna? Joanna, don't worry. Nakausap po na si Dad. Anytime, makakapunta na tayo sa clinic nila. Okay? Hindi siya sasama si Joanna. Hindi doktor ang kailangan niya. At sino naman sa tingin mo makakatulong sa kanya dito? This is a waste of time. Pwede ba tumahimik ka nga? Kayong maingay. May kasama kayo. Isang hindi katawang lupa. Sabi sa inyo, magaling to eh. Kung sino ka man, magpakita ka. Magparamdam ka. Sabihin mo ang pakay mo. Ay, si Bantay lang po yung kasama namin, pero hindi po siya papatingin namin yung kaluluwang nanggugulo kay Joanna. Oo, ako yun. Nakasunod pa rin ho sa akin yung kaluluwa eh. Parang may kailangan ho siya sa akin. Pakisabi kay Joanna, importante makausap ko siya. Nakikita ko siya. Andito siya. Ano ho bang kailangan niya sa akin? Bakit niya ho ako ginugulo? May gusto siya sa'yo. Ha? Kung may ibig sa'yo ang espiritu. Wala naman akong sinasabing ganun ah. Peke ka! Umiibig siya sa'yo, kaya ayaw kanyang lubayan. Paano ho to? Ano ang gagawin ko? Kausapin mo siya. Makiusap ka na lumayo siya sa'yo. Tingnan mo. Andyan pa ba siya? Oo. Pero hindi ko naririnig yung sinasabi ni. Joanna, huwag ka maniwala dyan sa babaeng yan. Niluloko ka niyan. Joanna. Kailangan ko tulong mo. Kailangan ko makausap mga anak ko. Parang naririnig ko na ho siya. Parang naririnig ko na. Joanna, naririnig mo na ako? Ako yung tatay ni Emily, Junik at Farah. Wala akong masamang intensyon. Kailangan ko sila makausap. Tulungan mo ako. Joanna, may naririnig ka ba? Anong sabi niya? May naririnig ako pero maingay eh. Hindi ko rin masabi kung ano. Pero nakikiusap ako sa'yo, ha? Lubayan mo na ako. Wala akong maitutulong sa'yo. Joanna, ikaw lang makakatulong sa akin. Please. Norbert! Joanna, stop it! Kung ayaw mo sa gift na yan, doon tayo sa dati ko. Ayoko na! Ayoko na! Hoy! Sandali! Bayad niyo! Emily? Junix, Farah? Anong ginagawa niyo dito? Hello po, Ali Mamina. Makikitulog lang po. At saka sila po pala yung kaibigan namin, si Artie at saka si Lenny. Artie, magandang umaga po. Nay, nandito na pala kami.
Nakita ko kasi sila sa labas ng bahay nila kagabi. Kaysa naman humauha sila nung sa bahay nilang kamag-anak. Inuwi ko po muna rito. Mabuti naman kung ganun. At least okay naman pala kayo. Alam niyo bang nag-alala kami sa inyo? Alam mo na marami rin po kaming napagdaanan bago po kami nakabalik dito eh. Ibig ba sabihin nun, hindi rin kayo makakabalik sa bahay niyo? Kung ganun, kailangan ko kayong dalhin sa DSWD. Alam mo na, wag po. Baka po pag-iwayawalay nila kami. Huwag niyo po kami ibibigay sa iba. Jesus, ano to ka nga? Anapin mo dito sa banda rito. Ay, nako. Wala talaga. Ano sa ba? Wala! Lahat ng kwarto hinalukog na namin. Hindi namin makita. Yan ang sinasabi ko, Wizard. Dapat ako na lang ang humawak. Asa ka pa? Sao ka lang naman ang utol ko. Yan. Yang kasakiman na yan yung dahilan kung bakit nawawala yung pagkakaperahan natin ngayon. Kagabi nga, yakap-yakap ko nga yun hanggang sa panaginip ko nga, kasama ko yun eh. Alam nga namang may nakapasok dito at nakuha sa iyo yung album na hindi mo namamalayan. Alam mo, Mami, hindi malabong mangyari yun eh. Dahil sa mantika matulog ni Kuya, posible yun. Nag-i-sorbo ka? Paano kailangan mo? Hinahanap ko kasi yung pusa ko eh. Baka ko napadaan dito. Grabe naman talaga itong taong to. Wala ko ba talaga kayo napansin? Kanina ko pa kasi hinahanap yung pusa ko eh. Baka ko napaligaw lang mo dito. Wala nga rito yung pusa mo. Tsaka wala kang pakialam sa pusa mo. Wala nga rito. Di mo pa alam na natutulog na kami? Di mo ba ako nakikita? Nang-i-sorbo ka pa? Ha? May nakita ba kayong pusa dito kagabi? Pusa? Wala akong nakita pero meron akong narinig. Kung ganun, alam ko na kung nakanino yung kayamanan natin. Gagawin yun. Anong gagawin? Para na kami namin yung photo album para kanilin lahat ng kailangan! Basta ilabas niyo yung alagaan yung magnanakaw para ibalik sa amin yung photo album namin! Pwede ba? Wala kaming alam sa mga pinagsasabi ninyo! Hoy! Kung hindi mo ilalabas yan, tatawag kami ng pulis! Tama! Sige, Mami! Ay, hindi, sige! Tumawag kayo ng pulis! Tingnan naman natin kung maniwala silang ninakawag kayo ng pusa! Oh. At saka, pwede ba kahit halugugin yung buong bahay namin, wala kayong makikita! Diyan sa mga hinahanap nyo! Ganun, ha? Mata nito? Halubog, halubog! Tulungan, Princess! Importante sa mga aso ang makahinga. Kaya kung naiiwan nyo sila, nakakulong, siguraduhin nyo may mga bintana nakabukas. Tulungan, Princess! Tulungan namin, madali! Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para halugugin tong bahay nyo. Pero oras na malaman ko na meron kayong kinalaman sa pagkawala ng photo album namin, humanda kayo sa akin. Tara na! Lige na! Tara! Ha? Layas! Tangera! What's wrong? Nabobore lang ako dito sa bahay. Ayoko naman lumabas mag-isa. Nalulungkot lang ako lalo. Tsaka pag nakakakita kasi ako ng mga bata eh, parang pabibigat yung pakiramdam ko.
Again, Marcella, that's what you call compassion fatigue. Madali ka kasi maka-empathize. Madali ka maawa. Siguro may kinalaman to sa past ko eh. Yung mga nararamdaman ko ngayon. Yung past ko na hindi ko magawang maalala. Marcella, may mga nakaraan na mas maganda pang kinakalimutan na lang. Aanin mo pa ang past mo. Nandito naman kami. Ang iyong future. Wala kang dapat intindihin, kundi kami lang. Okay? Teka, kuminom ko na ba ng gamot mo? Good. Kung sumama na lang kaya ako sa'yo sa klinik, kesa naman nandito ako sa bahay mag-isa, wala pa naman si Mami. Pwede. Sabagay, kukunti lang naman ang tao ngayon sa klinik eh. Yung kaibigan ni Calvin. Sama na lang ako. Sure. Halika na. Sige. Halika. Joanna, tulungan mo ako. Iwanan mo na ako. Kailangan ka ng mga anak ko. Kailangan nila nanay nila. Iwanan mo na, sabi ako eh. Joanna! 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 Teka. Bantay, bakit mo ginawa yun? Nababalo na atraso niyo eh. Sorry, Joanna. Hindi ko sinasadya. Joanna, may alam ang daddy ko sa paranormal psychology. Sumama ka sa akin. Matutulungan ka nila. Mapapasara nilang third eye mo. Halika na. Calvin, siya, dali mo na ako sa ama mo ngayon, ha? Tara na. Sa kanila nakasalalay ang kayamanan natin. Kaya walang uuwi sa atin hanggat walang nakahanap sa kanila. Naiintindihan nyo? Intindihan! Baka pwede nyo naman kami pagbigyan. Si Dr. Simon Gonzalez yung sadya namin. Dr. Simon Gonzalez? Ex-boyfriend ni Marcella yun, ah. Iisa lang alam kong paraan para matigil na ang mga nakikita mo. Yan ay walang iba kundi para isarado natin ang third eye mo. Bantay, sandali! Hindi ka nga daw pwede dito! Si Joanna! Kailangan natin pigilan si Joanna! Babawiin din namin to. Babawiin din namin ang bahay namin! Nawala, di ko man lamang nalang.